Then, hindi po magtatasensyado, the result will be an annular solar eclipse. Now, ito pong nakikita nyo na ito ay ang path of annularity. Okay? Now, kung halimbawa po, nandito ka sa area na ito, sa bandang General Santos, sa Glan, at nagsimula na po ang tinatawag na annular solar eclipse. And then, you can see a partial solar eclipse kung nandito ka. Now, kung halimbawang nandito ka sa binaka edge na ito, sa edge ng limit na yan, okay? And then, you can see this one. An even annulus annularity. Now, kung dito po tayo sa Sarangani, no, at this position, dito kami pupuesto, then we can expect this one. An even ring of fire or annulus. Pero kung halimbawa, na kayo po ay nandito sa gitna na ito, let's say meron landmass dito, nandito kayo sa mismong sentro, then you can see a perfect ring of fire. Ang Guam ang makakaranas nito, Singkawan. Mamaya makikita niyo po sa aking presentation. Next. This is the annular solar eclipse that is visible in some parts of Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Oman, India, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Singapore, Northern Marianas Island, Guam, and southernmost parts of the Philippines. Okay? So dun magsisimula po yan sa may bandang Saudi Arabia. I do have some presentation. Pakiclick ang V. That is in video. So, yung bandang western side ng Pilipinas ay maaaring maunang... Ayaw? Please wait. Oh, sorry. Ayaw niya? Okay, ipas natin yan. Now, this is the track of the December 26th annular solar eclipse 2019. It started in Al-Hafaf, Saudi Arabia. So, kung nandun ka sa mismong Al-Hafaf, Saudi Arabia, sapagkat siya ay nasa gitna, you can witness a perfect ring or perfect annularity on annulus. Next. Traverse or it will pass to southern India and northern part of the Sri Lanka. Next. And some parts of the islands of Indonesia. And then Singapore. Ang marami sa ating mga kababayan siguro ay maaari magpunta dyan sa lugar na yan, Singapore. Sapagkat dyan mas maraming tao. Ang pag-observe po kasi ng isang eclipse ay kung saan nandun ang community. Hindi ko kasi magandang mag-observe ka na nag-iisa. So kung saan maraming tao, ay doon na-converge ang lahat ng mga observer. So after ng Singapore, ay magpapasya another island in Indonesia. And the best place is Singkawan. There's a big community here. But the problem ng Singkawan, kaysa magpunta ng Singkawan, pupunta ng Singapore. Okay? Pero pinakamaganda rito sa Singkawan. Okay? Much better compared doon. All right. Next. Now, dito tayo sa Pilipinas. Ito ang dadaanan sa southernmost part of the Philippines at ang portion na ito, okay? Southernmost part of the country, nandyan po ang Batulaki. It's a part of the Glan, Davao Occidental. And dito po kami pupunta sa municipality of Sarangani. Next. Barangay Kitayo, maaaring makakita ang mga nakatira sa barangay Kitayo dyan sa may bandang southernmost portion of the Philippines. And then, next, dito po may community rito sa barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. So may bandang dulo yan. Ganito po ang makikita nila. Okay. Next. And then, sa Balunganan and Batulaki. Sa mga southern portion po yun. Next. Ang pinakakatapusan po ng path of annularity ay manggagana po sa Guam. Diyan po maganda magpunta sa Guam sapagkat diyan po ay sentro ng sentro, a perfect annular solar eclipse. Diyan po sa Guam. Next. Ito po ang aming pinuntahan. We conducted an ocular inspection with Chief Dario de la Cruz at dalawa po ang aming nakita ng site of observation. One is ang Ulate Senior National High School. There's a playing ground there. Kaya lang maraming puno. And the other one is the Fort Kapila of Balut Island. Based on my experience, nung galing kami ng Indonesia 2016, ay kaharap namin ang ocean o ang sea. So mas maganda sapagkat walang obstruction. So we chose the Fort of Mabila as our site of observation. And this is, the time here is only applicable at that area. We started, the partial eclipse begins at 12:45.
annular at 230.39, maximum at 231.54.7, annular eclipse ends at 233.12.1, and the partial eclipse ends at 358.39.4 seconds, with a total duration of 3 hours, 13 minutes, and 36.9 seconds, and the duration of annularity, ito po yung makikita natin yung ring of fire, it's about 2 minutes, 32.5 seconds. Okay? I'm going to show you the close of view next of our point of observation in Balut Island. Okay? So over here, we're going to set up a telescope for the general public viewing. And then kokordon po namin itong area na ito para dyan namin lalagyan ang aming mga equipment. Okay, next. What to expect in Balut Island on December 26, 2019? So nag-device po ako ng chronological order. What to expect? Next. At 2:30, magsisimula kami ng observation. Makita nyo, malinis pa ang surface ng sun. Wala pa. It's about 12:43 or 12:45, meron dito buwan, moon. At dahan-dahan ang papasok yan para sa magsimula na ang kanyang partiality. Next one. At 1 p.m., pumapasok na ang moon sa surface ng sun. And then by 1:30, lumalaki na ang kanyang partiality. Next. And then at 2 o'clock, ganito po ang makikita namin doon sa Balut Island. At yung pong 2 o'clock na makikita namin sa Balut Island, dyan din po ang makikita ninyo dito sa Manila and Quezon City. Ang Quezon City, almost 60% of obscuration. And then by 2:30 or 2:31, that is the maximum, ganito po mangyayari sa Balut Island. Weather permitting, sana po ay makita namin ito. Next. And then 3 o'clock. And then 3:30, and then the last one ay ang 3:57, which is the end of the partiality. So lumabas na po siya for more than 3 hours po ang ating pinag-usapan. Next. Ito po ang mayayari sa General Santos City during the time of maximum, sapagkat medyo lumalayo na siya, no? So the more na tumataas ang lumalayo ka sa path of annularity, mas malaki ang partiality. And that is a General Santos City, Cagayan de Oro City, and Davao City. Medyo malapit yan dun sa Balut Island. Next. Okay. Ah, okay. And then ito po ang makikita during the time maximum sa Pagadian City, Cebu City, Tacloban City. Next. Ganito naman po ang makikita sa Puerto Princesa, Legazpi City sa Bicol, at ang Quezon City, Manila. See, yung alas dos namin doon ay dyan yung makita at 2:19. Magkaparehas lang po yan. Kita po ito sa buong Pilipinas. And next, sa Baguio, nasa bandang gitna ang lawag, hanggang Basco Batani sa bandang dulo. So buong Pilipinas po ito. Next. Ito po ba may epekto sa human or animal behavior at saka sa ating aviation or shipping, yung mga oras po na yun? Ito naman ay walang epekto doon. Ano? Kasi pagka inoobserbahan natin, may araw pa rin, maliwanag pa rin. So halos sa hindi tulad ng total solar eclipse na magdidilim, ito ay may maliwanag pa rin. So ay ito ang isang ano, posibleng meron tayong bagyo next week. At yun nga yung napag-usapan namin kanina. Eh baka maging killjoy ito, at most likely ba kahit yung bagyong to ay dumaan sa pagpalagay natin sa Visayas, maapektuhan ba yung isla na yun na kung saan nandun yung totality ng ating eclipse? Malaki po ang posibilidad talaga na makapekto to sa aming observation. Sana po ay mas mabilis na dumaan ang nabubuong sama ng panahon dyan sa Mindanao. Now, in history, historical kasi, ay medyo maulap ng konti ang lugar ng Balut. Pero we do pray na mag-clear siya during dun sa time ng aming observation. Ito pangalawa, alam mo yung mga fake news. Ang Mindanao ay nilindol napakaraming beses nitong mga nakaraang buwan. Eh baka mamaya yung ating mga tao dyan iugnay yung pagkakaroon ng partial anong annular solar eclipse. So siguro dapat ngayon pa lamang ay gumawa na tayo na hindi, wala
wala kaugnayan, hindi magkakaroon ng epekto at hindi magiging dahilan ng paglindol uli itong eclipse sa Mindanao. Ano ho yung mga pag-iingat na dapat nilang gawin para na sa ganoon ay kung ma-enjoy nila yung gagawin nila na pagtingin? May mga dapat ho ba na gamit na meron at ano yung mga particular na dapat gamitin na yan para hindi makasira dun sa mata? Pagka talaga nag-observe tayo ng solar eclipses, kailangan talaga natin yung protection ng ating mata. So pagka tinitingnan kasi natin yung araw, kahit sandali lang, may nagkakaroon tayo ng temporary blindness. So kailangan talaga natin ng mga filters. So ang ginagamit kasi namin ay sa astronomical ano, ay isang ganitong bagay, itong tinatawag natin mylar. So kasi mahirap naman makabili ng ganito. So kung pupunta kayo sa observatory, mayroon kami papamahagi na gagawin ng mga tao ron. And then kung wala namang ibang paraan pa, pwede tayong gumamit ng mga conventional na ginagawa dating observation. Pwede tayong gumamit ng yung ginagamit ng mga wielders, yung glass na ginagamit ng mga wielders, yung wielders glass, pwede rin yun. Hindi pwedeng tingnan with our naked eye. Baka mamaya masira pa yung mata ng mga kababayan natin. Importante include natin yan sa ating press release. Kasi talaga hindi natin ma-enjoy kung wala tayong magandang filter nga. Kasi ang pinakamaganda siguro talaga yung sa wielders glass nga, at least sa makapal yun. Kasi yung hindi mo makikita kasi yung detailed nun na talagang na-cover na siya kung wala kang filter. So kailangan talaga natin gumamit ng filters para sa ating mata para makita natin na yung image na nandun na sa gitna talaga, malapit na sa na naka-cover na siya, na makikita natin yung ring of fire. Open po ang PAGASA Astronomical Observatory sa general public for general public viewing. At magseset po ang aming mga kasamahan doon ng mga telescope para masilip nila ang nasabing event. Pagka during eclipses kasi, either lunar or solar, ito ay new moon at saka full moon. So therefore, pagka on-align sila, yung tides talaga natin tumataas. Nature na ng tides yan. Kasi during eclipses, nangyayari kasi during new moon and full moon. So maximum yung ating tides dyan sa mga bandang yung during eclipses. Kasi full moon at saka new moon. Buo yung buwan na magkaharap. Sa December 26, pwede tayong mag-observe kahit saan. Pero kung gusto nyo maka-experience ng magandang filter at saka pwede tayong sumilip sa teleskopyo, pwede tayo, free na public observatory naman itong PAGASA dito sa loob ng UP, so pwede kayong pumunta roon. Welcome po lahat ng mga gustong makakita ng yung sa detail, kasi may mga filters tayong medyo maayos. So welcome kayo lahat doon sa PAGASA Astronomical Observatory sa loob ng UP Campus Diliman.